Hi guys! Let's do my monthly favorites. Special edition to na ang aking favorites video kasi may mga isasama kong odd favorites or mga products na hindi ko alam kung pasok sila sa banga. May mga products kasi ako dito na gusto ko sila pero hindi. Alam niyo yun? Hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Gusto ko sila pero may mga something sila na ayaw ko. Hindi ko ma-weigh kung alin yung mas mabigat. Pero sinama ko na rin dito kasi I want you to know that I love you. So, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung thoughts ko about those proud products. Let's start with my favorites. Favorite foundation, Dermacol, for this February. I will just explain myself kung bakit hindi siya nasama sa top 8 foundations. Time na na-film ko yung shade na meron ako ng Dermacol is yung 218. Hindi siya match sa aking skin tones. Very light. Kaya hindi ko siya maisama kasi hindi ako kampante na sabihin ko sa inyo na talagang favorite ko siya. Although talagang maganda tong Dermacol. Ngayon nahanap ko na yung match ko. I got 221. Alam nyo, saktong-sakto to sa aking... saktong-sakto talaga siya. See? Konting-konti lang ano ve. Grabe ka naman, Dermacol. Isa rin sa reason kung bakit gustong-gusto ko siya. Kasi nga... konting-konti lang ng product, kahit ang mahal niya, konting-konti lang, kakarampot lang talaga ilagay mo, malaking area na ng face yung masasakop niya, makocover niya, and feeling ko nga matatakpan niya yung mga nunal, kung meron kayong gustong itagong nunal, or mga tattoo, yan. Siguro kung isasama ko siya sa top 8 foundations ko, ilalagay ko lang siya sa top 9. So, top 9 na, hindi na top 8 foundations. Kasi, una-una, hindi ko naman kailangan ng ganun ka high coverage na foundation. It tends to get heavy sa akin, for me. Kasi nga, oily ako and sweaty. So, yun yung isa sa mga reasons kung bakit top 9 ko lang siya ilalagay. Pero coverage-wise, ay yan ang pinaka-highest coverage foundation na nasubukan ko. Kapag gumawa ko ng makeup look, gagamitin ko yung Dermacol para makita nyo in action. Itong Beauty Blender or... Beauty Blender is a brand pala. Sponge Blender, okay. Para safe, Sponge Blender. Although yung nakalagay dun sa lalagyan niya, Beauty Blender, pero brand yun guys ha. This one is a Sponge Blender or Blending Sponge or Sponge, simply Sponge na lang. I got this from Pretty Angel Shop. May nagtanong sa akin kung ano daw, kung lumalaki daw ba siya or nag-expand kapag nababasa. Yes, lumalaki siya. Kasi nung una kong ginamit, akala ko hindi siya lumalaki. Kasi ang hirap masabi pag unang tingin eh. Pero nung tinry kong ibalik sa lalagyan, hindi siya magkasya. So, yun. Nag-expand siya. It's soft. It's really soft. Nagsasaga ako dun sa sponge ko dati. Pero palang mas malambot. Ano ba? Napakadaling mag-blend ng foundation sa kanya. Lalo na pag thick foundations. Kaya I highly recommend yung mga gumagamit ng Revlon Color Stay Whip. Sa ko pa ba siya ginagamit? Doon sa Dermacol, what else? Sa L'Oreal Infallible, medyo para sa akin kasi mas maganda yung finish sa skin kapag ito yung ginagamit ko. So, ang ginagawa ko lang, pat lang. Tapos, okay din siya para sa pag-bake. Medyo damp din. Ganun-ganun mo lang. Pang-blend mo ng kahit ano, it doesn't matter. Kahit anong i-blend mo dyan. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang siya sinubukan. Benai Banana Luxury Powder na to. Ewan ko bakit ngayon lang. Bakit ngayon ka lang? Yung mga foundation, mga BB cream na nasusubukan ko na hindi ko type, na hindi maganda para sa akin, pinapaganda niya. It's also mattifying. Parang ang tagal din before mag-oil up yung skin ko dito pag ito yung ginagamit ko. Kaya I highly recommend this sa mga merong oily skin. Especially if yung foundation niya medyo grayish, ay nako, aayusin talaga niyang Benai. That's why I like it. Next favorite is itong Celitec Dermoscience Hydration Hydrolyzed Moisturizing Mist. Remember nung mga nakaraang video ko, yung mga first impressions ko, laging kong sinasabi meron akong dryness here. Ayun. Every time na makikita ko siya, after ko, kahit after kong i-apply na yung aking makeup, magsispray lang ako nito. And voila! Wala na yung dryness. Hindi naapektuhan yung itsura ng makeup. Wala rin ako napansin na dumagdag yung pagiging oily ng face ko. Sobrang dali niyang gamitin. Spray-spray lang. And
you're good to go. Maybelline Fashion Brow, 3D Brow and Nose Palette, and mine is in dark brown. Malamang alam niyo na kung bakit ko siya favorite. Every time na ginagamit ko siya, yung kilay ko talagang ibang level. Parang professional lang dating. Itong part na to, this one, yan, yung brown na to, okay na okay siyang pang tame ng eyebrows. At the same time, pang, yan na rin ginagamit ko pang outline ng kilay ko. Tapos, planchado, plakado talaga ang kilay. pag ito yung ginagamit ko. And it lasts really long. As in, buong araw. Hindi ako namang problema na baka mamaya may, may hiwa na pala yung kilay ko. And so, murang halaga. I think, 299 lang to. Hindi ako sure, guys. Pasensya na. Comment down below kung mali yung price na binigay ko pa. But I think it's only 299 pesos. Tapos, meron ka pang pang nose contour. Actually, gusto ko mag-nose contour. Let's... Ang kagandaan pa dito sa pang nose contour. Ito yung ginagamit ko, ha, yung light. Ang kagandaan pa niyan, hindi siya halata. Siguro depende sa skin tone, pero sa akin, hindi siya halata. Pag talagang i-claim mong matangos ang ilong mo, hindi kasi siya halata eh. BH Cosmetics Forever Nude Palette. Feminine, elegant, and on the go. Why do I love thee? Bakit nga ba? Tingnan nyo, kompleto na eh. Meron akong eyeshadow, meron akong highlighter, or actually, pwede mo rin itong gamitin na pang, ginagamit ko ito pang base sa aking eyelids. Ito not really, hindi ko masyadong ginagamit itong dalawang to kasi hindi siya ganun ka, hindi ko type yung intensity ng kulay niya for my lips, and I find it parang medyo uneven. But the blush on, itong dalawang blush on na to ay panalo. I love it. Maganda yung mga eyeshadows na to. It's a combination of matte, may shimmer, may satin. Pasok sa taste ko kasi I like nudes. Pang go-to talaga na palette. Oo. Hindi siya available sa mall, unfortunately. I got this online from Bebang Online Store. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Next one is itong L'Oreal False Lash Butterfly Waterproof Mascara. Alam ko hindi na siya bago, pero since last month ko lang siya na-discover, I've been loving it. Yung wand niya, yan, ito yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi, saktong-sakto siya, lalo na sa lashes na, saktong-sakto siya, lalo na sa mga lashes na maiiksi. May mga mascara kasi na yung bristles ng wand niya, masyadong malalaki na hindi sakto sa maiksing lashes. Sa akin kasi, maiksi yung lashes ko. Ewan ko ba? Bakit pa ganun, ano? Bakit yung sa kilikili, humahaba ng todo yung buhok? Tsaka ang bilis humaba. Pero yung sa lashes, sa kilay, bakit? Bakit ganon? It's waterproof, yes. Pero pag tinanggal ko siya with makeup remover, mabilis din siyang matanggal. So, yun yung mga type ng waterproof na bet ko talaga. Meron ko, mamaya sasabihin ko sa aking unfavorites. Okay. And I think it's sweatproof kasi kapag suot ko siya, and pinagpapawisan yung ilalim ng dito ko eh. Yung ilalim ng dito ko. Yung dito ko. Yung ilalim ng mata ko, yun, nagpapawis yan. Wala naman ako nakitang nangingitim dito. Kasi usually ganun ang problema na nagpapawis yung dito eh. Yung dito talaga, no? Yung ilalim ng mata. Let's move on sa unfavorites. Okay, so first one is itong Revlon Color Burst Matte Balm. Unfortunately, kahit gustong-gusto ko yung feeling niya sa lips kasi malamig siya. And I love the color. Sobrang, ewan ko, titingnan ko. Bibigyan ko pa rin ito ng chance. So, tingnan niyo naman. Ang ganda, diba? Nag-dry yung lips ko sa kanya. Hindi ko alam bakit. Yung ano, yung Revlon na isa. Yung isa yung hindi matte. Yun, hindi siya nag, hindi nag-dry yung lips ko. Eh, dito nag-dry. I don't know kung bakit. Siguro yung formulation niya. And, ibang klase pa yung pagka-dry. Kinabukasan, yung talagang may crack ako dito. Grabe. Siguro yung condition lang ng lips ko, I don't really know. Ayokong mawala ng pag-asa, baka maging okay pa siya. Kasi nga, gustong-gusto ko yung color niya, gusto ko yung feeling niya sa lips. The Hyper Curl Volume Express. I know, sinabi ko gustong-gusto ko siya. Pero,
Ang hindi ko gusto sa kanya, alam niyo okay siya eh. Tumatagal siya, yes. Kasi yung tagal niya, mga 3 days. Come on, gusto ko rin naman magpalit ng mascara kinabukasan. Gusto ko rin naman magtanggal ng mascara. Huwag naman ganun katagal, 3 araw. Ang hirap niya talagang tanggalin. Kailangan ibabad ko pa ng matagal yung cleansing oil sa eyes ko para lang magtagal siya. Ay, magtagal. Matanggal siya. But the performance, it's A-okay para sa akin. Next one is itong Sansan na Kohl eyeliner. Black sabi niya, pero bakit blue? Yun totoo, bakit siya blue? Blue siya, diba? Or blue yung nakuha ko. Wait nga lang, let me check. No, it's black. Oh, see? Diba black? Black yung nakalagay. Ano nangyari? So, alam niyo na kung bakit hindi ko siya nagustuhan. So, next one is itong Maybelline Fashion Brow Cream Pencil. Kaya pala 149 pesos lang siya. Nung una kong ginamit, okay siya. Pero nung na-store ko na siya dito, ang tagal na before siya magkulay sa skin. Tapos medyo reddish siya sa aking skin. Well, nung una talaga napansin ko medyo reddish siya. Sleek Makeup Highlighting Palette Precious Metals. Unfortunately, hindi ko siya, tinry ko siya ulit eh. Dahil oily skin ako, yung glitters niya talagang, it doesn't look good on oily skin. Tinry ko lahat, yung mga cream, yung cream, yung powder. Masyadong malalaki yung glitters niya para sa pores ko. Hindi kasha sa pores ko eh. Ano yun natin, litan natin konti. Nag-fade na yung color, pero yung glitter niya, twinkle, twinkle, little star. Huwag nyo nalang pansinin yung kalat dito, ha? Okay. Ay, meron pa pala ako idadagdag. Buti nalang nakita ko yung leg ko. Another favorite is itong necklace ko. Ang cute, diba? Anne. Just call me Anne. Thank you, The Jewelry Factory Shop. Lalagay ko yung link ng kanilang Facebook page. Parang galit ako ng Facebook page sa description box. Pareho kami ni Juno. Galit ka rin ba? Galit ako, yes! Sana na-enjoy niyo itong video na to and sana nakatulong. Feel free to comment below sa comment section kung ano yung mga favorites niyo noong February. And I might try it out. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe po kayo. Nagmamukaawa po ako. Hindi. Subscribe po kayo kasi lagi akong merong bagong video. Meron akong mga upcoming reviews and makeup looks. Yung suot ko ngayon. This will be up next. If you wanna see more Baby Patuti, Patuti Baby, if you wanna see more Ju, yes guys, kung gusto niyo pa akong makita, subscribe kayo sa ikabilang channel namin. Okay guys, bye! See you next time! Thank you for watching! See you again on my next video.